ito yung laptop na si-change ko natin ngayon. Tarito ko sa inyo kung paano natin papalitan ng screen itong HP laptop. Kasi ang problem niya talaga, naupad. Which is means na broken screen siya. Ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin yung pinaka-plastic cover again. As I told you before, pag mag-open kayo, sa loob lagi, huwag sa labas, may platin. Dinesign talaga para matanggal yung plastic screen na to, yung lock niya, papalabas. Papadaanin niya lang yung pangalit. Okay na yun. Ayan, diba? Pero sinabi ko sa inyo ng report, meron mga lagi yung double agency. Lalo na sa bottom. Para maiwasan, minimal, yung liquid damage. Make sure ninyo, pag bubuksan niyo siya, at inibitan niyo siya ng any type of materials para matanggal yung double resin. Make sure niyo, nasa labas kayo ng plastic, huwag sa loob. Kasi pag sa loob, baka yung ribbon ang matanggal niyo. Kasi, diba sabi ko kasi, hindi ako magpanggal ng battery. Kaya, madalas, sa huli ko siya ginagawa, umibirag siya sa gabay. Ngayon, sa gabay kasi siya dito sa ginagawa natin para makakita ko ito. Na-assure kasi natin na yung plastic cover hindi siya nakatugon hanggang sa ilalim. Kasi kung nakatugon siya sa ilalim, kailangan i-continue rin sa ilalim. Ang nangyari, hanggang dito lang siya. Which is na hindi na kailangan ito. Ngayon, kailangan yung gagawin sa susunod naman ay tanggalin na natin yung screen. Kung plano ninyo gawin yung laptop ninyo, kailangan ninyo lagi idadalin sa bibilan nyo ng LCD yung model ng laptop. Pero minsan may mga model ng laptop mayroon magkakaiba sila ng pin. Ito, check natin kung ano pin ito. Karaniwan ito, yung simple. Kaya matakot magpalit ng LCD. Napakadali lang nito magpalit. Para ka lang naliligo. Ito lang magsabon. Diba? Slim na siya. Yung pinakulit, 20 pin. Ayan. Tanggalin nyo yung plastic cover. Tanggalin nyo yung plastic cover. Tiklatin nyo lang siya pababa. Tanggal na siya. Check natin nyo kung meron ako. Ito na tayo. Bago. Brand new. Ano lang din. Kung itinanggal nyo, nandiyo yung kakabit ninyo. Pero make sure ninyo, as I teach ninyo, i-discharge nyo muna.
Sure tayo na wala talaga siyang charge na current para mag-cause ng sparks. Ginagawa ko dito para sigurado. Nilalagyan ko pa siya ng scotch stick. Kahit anong laptop, yun na lang kadaling tanggal ng LCD. Hindi na kailangan pa ng expert help. Especially kung gusto mo matutugman ng laptop, gusto mo business, padali lang. Especially pag kita mo na kagad talaga, pasagin ang LCD niya. Yun, kagad ang LCD kagad. Pero kung no display siya, tuturo ko sa inyo minsan pag natanggap tayo ng no display. Tuturo ko kung paano tayo mag-troubleshoot. Kung ano yung mismong problem, kung yung LCD ba, yung cable, yung motherboard, yung graphics card. Kasi sa no display, napakarami. Napakarami factor. So, pwede yung memory lang. Ito may malalakang problem yun, diba? Hindi siya yung alaw. Ay, kita nyo naman siya pang YouTube. Kaya ako, kung kinaiba ng channel natin, tuturo ko sa video, all the way, lahat ng methods ng troubleshooting. Kapag meron kayo single problem, hindi kagad natin i-assume na yung kagad. Talagang step by step, kung paano. Itong kable ng signal cable, iingatan nyo na mapipit o masugatan. Kaya kapag nalang nasira ninyo, nagagasas nyo nyo. Papasok lang din yung mga alitabok. Ay nga pala sa boses ko ngayon. Parang tulog ko lang araw-araw, 3 oras. Kasi sakit tayo ng somo. Ito. Ito yung siya, yung pinagpantan. Tumaba siya. Dali na tanga rin yun. Sabi ka lang kung paano yung cable. Yes. Para naman natural yung customer. As is. Kung ano yung condition mo before, ganun pa rin. Kung ano yung strengthness niya, on.
double dressing. Kaya kasi kapag sinasakay mo siya, walang space dito sa ilalim para hindi mag-collect ng dust. Kulong ang tabok. Diba? Pakadali lang. Nang minuto lang. Tapos na. Testing natin. Yung sa pen, okay na. If you like my video, please subscribe and hit the like button. And please comment kung ano pang gusto niyo ituro ko sa next video ko. Mag-suggest lang kayo. Okay guys, bye.